Sa panibagong video, panibagong vlog na gagawin natin. Vlog 101, guys. Yan, malapit na tatanggalin ng aking brace. Kasi, maayos na daw ang aking ngipin, guys. Yan. Shoutout dito sa mga nagkapa-shoutout. Sino-sino ba yung mga yan? Sila paring Jepoy Espinosa, JB Espinosa. Ayun. Gawin natin na bumili ako ng mga tools eh, mga tawag dito is siyang ayan, ito yung tinatawag na ano, tools na tinatawag, hindi ko alam kung anong tawag dito guys. Yan, ibablog natin tong tools. Ito yung mga sasirang tubo guys, ginagamit to pampahigpit para maayos, hindi siya tumulo. Ayan, syempre lalagyan mo yung tubo ng Teflon para umunas siya guys. Yan. Tapos ito naman, tawag dito ay vice grip siya. Mini vice grip na maliit lang siya. Yan. Ito ang adyasan niya. Ito. Ayan. Gaganyan mo lang. Para kumagat siya. Ano na mo. Ayan. Ayan oh. Ito yung ano, parang ginagamit sa, pwede sa motor, pwede rin sa mga gawaing bahay, yung mga tulad ng mga sirang gripo, ayan, pwede mong gamitin, ayan o, oh. Ganito, ganitohin mo lang guys, yan. Mabibili ito sa Divisoria, 400 pesos lang guys, sa Divisoria Mall, makikita nyo to, ayan. Ito naman, ang tawag dito ay, ano ba to, lais yata to eh, oh, ayan, ay hindi, long nose pala, ayan, pwede, ito, siya, pwedeng gawing cutter to, ayun. Ito yung cutter niya. Ito yung cutter, guys. Ayan. Ako niyo naman dito ay pwedeng pamutol na mga tinatawag na yung mga wirings katulad nito. Ayan, yung wirings nito, guys. Pwede mong gawing pamutol 'yan. Wait lang, tinatanggal ko yung charger ko, ah. Ayan. Kung bago ka lang sa aking channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka sa mga bago kong videos. Ayan. Ito yung ano, ah. Tapos, ang gagawin natin. Ito naman yung parang ano sa tubo, yung tagahigpit yung ginaganon guys. Ayan. Ito yung tubo. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Ayan, ito. Ito. Ayan. Ito naman yung para siyang vice grip na ano. Kasi dalawang uri ng vice grip guys. Ito yung isa. Ito yung dalawa. Ito yung pangalawa, ayan o, patusok siya guys, ayan, patusok siya, ayan, ganito yung guys, patusok siya, ayan, tapos ito naman yung tinatawag na ano, o metro guys, ito yung metro, ayan, nahihila din siya, ayan, ganito siya guys, ayan, ayan, ito yung vlog natin tungkol sa mga tools. Bibili kayo sa mga pagpumunta kayo ng mga mall, makikita nyo yung mga tinatawag na ano, yung hardware, hardware, makikita nyo yung sa loob ng mall. Nandun ang uri-uri, mga toolbox, ano-ano pa, side cutter, long nose, vice grip, ano-ano, marami, electrical tape, ano pa ba. Yun, mga ganun. Yan, bablog natin yung mga tungkol sa ano, accessories. Ano pa, siyempre, bago natin simulan ito, yan. Maraming salamat dahil dumadami ng subscriber natin sa YouTube yan. Shoutout dito sa mga tropang 641, batang 641, dugong PCCR yan. Yan. Malapit ng board exam ng mga criminology sa darating na November 29, 30, and December 1. Ayan. Lapit na. Ang gagawin na lang nila, magre-review yan. Yan. Mag-review kayo doon sa pinakamagandang review center sa Manila. Ang suggest ko ay, kung gusto nyo ng magagandang lecture, eh, pumunta kayo sa Quest Review Center. Matatagpuan niya sa Espanya. Ang street doon ay sa Lacson Street yan. Malapit sa stoplight yan. Second floor yung Quest Review Center. Maganda yan. Marami kang matututunan dyan sa review center na ganyan guys. Yan.
Yung review center na yun, na maraming matutulungan yan. Siyempre, magme-memorize ka kung ano-anong gagawin mo. Kung ano-ano subject, may crime laboratory, ay no. Tawag dito, arson investigation, ano pa ba? Criminal procedure, ay yung mga ituturo doon sa Quest Review Center, ano pa ba? Criminal Law Book 1, Criminal Law Book 2, ayan, and Law of Arson is PD 16, oh, 1612 yata yun eh, 1612. Yung PD 1602 is anti-fencing law, kung hindi ako nagkakamali, ayan. Correct me at if wrong, ayan. At ano pa ba? RA 93, 53, 8353 isa, rape law. Article 114 is treason, pagtataksil sa bayan, ayan. Ano pa ba? Murder, ano bang murder? Pinagplanuhan mo yung isang tao na patayin or may reward. Inutusan mo yung isang tao na gawin ang isang krimen. Yan, pwede yung pumasok dyan yung principal by inducement. Yung principal siya yung gumawa, siya yung nag-execute. Oo. Yung accessory, siya yung nagtago ng mga evidence. Katulad ng mga body ornamental. Ano ba yung body ornamental? Katulad ng mga relo, mga bracelet, mga ano, salamin yung tungkol sa tao yan na namatay na or hinahanap. Yun, makikita yun. Ma-identify nila who identified the person. Yung mga ganun. Tapos yung ano, yung accessories, yung compliance, yan yung nagpahiram para patay ng isang tao. Yun yung pwede niyang maging kaso. Accomplish. Yung accomplish, yun yung nagpahiram. Ang example nun, si A, hiniram niya yung panaksak kay B. Si C naman, papatayin siya ni si C, papatayin siya ni A. Si B pinahiram niya yung panaksak kay A, kaya namatay si C. Kaya tinawag na accomplice kasi pinahiram ng kutsilyo. Ayan. Nari, sinunog mo yung ano, sinunog mo yung tinatawag yung sariling mong bagay. Ang kaso mo ay arson, ayan, PD 1613, ayan yan.